Ikadalawamputsyam ng Hulyo, Lunes, ang paggunita kay Santa Marta. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa isang nayon at pinatuloy siya ng isang babaeng nagngangalang Marta. May kapatid siyang babae na tinatawag na Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita. Abalang-abala naman si Marta sa pagsisilbi, kaya lumapit siya at sinabi, "Panginoon, hindi mo ba napapansing pinabayaan ako ng aking kapatid na babae na magsilbing mag-isa? Pakisabi mo naman sa kanya na tulungan ako." Sumagot sa kanya ang Panginoon, "Marta, Marta, abala ka't balisa sa maraming bagay. Isa lang naman ang kailangan. Pinili nga ni Maria ang mainam na bahagi na hindi kukunin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Isa lang naman ang kailangan. Pinili nga ni Maria ang mainam na bahagi na hindi kukunin sa kanya. Bukas ang tahanan nila Marta, hindi lamang para kay Jesus, kundi maging sa kanyang mga alagad. Hindi nga naman biro ang maganda ng pagkain para sa 13 lalaki na karamihan ay mga mangingisda. Hindi mapakali si Marta at hindi niya nagustuhan na habang abala siyang naghahanda sa kusina, si Maria naman ay nakaupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Napansin ni Jesus na abalang-abala at nababalisa si Marta. Pero pakiramdam ni Marta ay baliwala kay Jesus ang paghihirap niya at inutusan pa niya si Jesus na sabihan si Maria na tulungan siya sa kusina. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya, sagot naman ni Jesus. Ano nga ba ang mabuti? Ang totoo, ano man ang ginagawa natin, sa kusina man o sa paanan ni Jesus, ito ay mabuti kung hindi nawawaglit si Jesus sa ating isipan, puso at diwa. Pagsasagawa. Ano man ang ginagawa mo, tiyaking iyon ay para sa lalong ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos.